This is Annerie, Glimpse of Japan, and welcome to this series, Annerie's Japan Diary. And for today's episode, I'm gonna share with you on how I met my Japanese husband. So you might wonder, why am I here in Japan? Or, paano ako napunta ng Japan? Bukod sa pagsakay ng eroplano. Hindi, joke lang. And kung paano ko ba na-met ang aking Japanese husband. So, in this episode, I'm gonna be open to you. I'm gonna share with you ang isang malaking bagay or importante na bagay na nangyari sa buhay ko. And kung paano ba nagtagpo at pinadana ang isang Filipina sa isang Hapon. Mariano, pasok! Tayo ay pinagtagpo, pinadana. So, I met my husband through online dating. Maniniwala ba kayo doon? Maniwala kayo kasi yun yung totoo. Hindi. Isa ako sa mga nag-try na nagprosige na magkaroon ng boyfriend na foreigner. And ngayon, pinagtagpo nga kami, tinadhana kaming magkaroon ng happy family. And this is one of the success stories na yung alam mo yung pinursue nyo pareho dahil dun sa may gusto kayong maabot or gusto nyo magkaroon ng pamilya. So, I met my husband through FilipinoCupid.com and it was recommended by my friend when I was in Taiwan. So I had this 3 years contract with the company. I was a factory worker. And during my second year, isang taon na lang ang matitira, pinursyo ko talaga na mag online dating kasi ayoko pong umuwi ng Pilipinas ng luwaan or ayoko pong umuwi ng Pilipinas kasi alam ko mahirap ang trabaho sa Pilipinas. It is hard to land the jobs and wala akong experience sa field ko. Wala akong masyadong mga skills sa field ko. So, iniisip ko, anong buhay ang ibibigay ko sa anak ko kung uuwi ako ng Pilipinas, tapos mauubos yung pera ko, ano na mangyayari sa amin? Diba? Ang lungkot naman nun ng buhay na yun. Yun yung iniisip ko, kaya I pursued online dating and I pursued na magkaroon po talaga ng foreigner na husband because alam mo yun sa isip ng bawat Pilipina na pag nagkaroon ka ng foreigner husband na maiangat mo yung buhay nyo, that is very basic. Like, totoo naman po talaga yun na wala ka ng ano, that was my last, parang last na ano ko na yun, lifeline, yung magkaroon ng boyfriend na ganun. Totoo po talaga, walang halong ano to, walang halong kaplastikan. So, yun. Doon, pinagtagpo at tinadhana kami dahil doon sa online dating site na yon. Shout out to Ate Ai na nag-recommend sa akin ng website na to. So, FilipinoCupid.com is a website for foreigners who want Filipina as their wife. So, ganun po, as their partner. On that site is magkakaroon ka ng profile, magkakaroon pa ka po ng mga certain skills or kung ano mga gusto mo sa kanya, kung ano mo yung mga expectations mo, and kung ano po yung mga gusto mo sa lalaki, ayaw mo sa lalaki, sasabihin mo dun sa headline mo na I am serious, mga ganun. Why Japanese? You might ask, why Japanese? So, yun. Dahil single mom ako, and nasa Pilipinas yung anak ko, kailangan ko makauwi ng Pilipinas ng mabilis.
Kaya pinili ko po yung Japan. And then, meron kasing mga, ano diba, impressions in Japanese. They are what? They are loyal. They are faithful. They are respectful. Mga ganon, malinis sila. Kaya, yun din ang isang nakapag-ano sa akin na, I must choose Japanese. Legit or hindi siya fraud or totoo siya or serious siya. So, pag sa online dating ka kasi, parang malalaman mo na totoo to. Nag-chat lang kayo eh. You're always chatting. And di mo alam kung totoo talaga to yung mga sinasabi niya sa'yo. So, malalaman mo na totoo na talaga to. Pag nagpakita na siya sa'yo, syempre, di ba? So, nagpunta siya ng Taiwan ng 3 times. Every 2 months, pupunta siya ng Taiwan. Masasabi ko talaga na serious siya. And during our second week pa lang ata kami, pinadala niya ako ng iPad sa dorm ko. Naka-address po dun sa dorm. And masasabi mo, ay, galante pala to! Pero ngayon, hindi na. Hindi, joke lang. Hindi. Ay, galante pala to. Pupursyo ko na talaga to. Totoo na talaga to. Wala mo yung masasabi mo ganun. Ito na talaga yon. Parang, this is the fruit of your prayers. This is the fruit of my prayers na makatagpo ng taong faithful and makakasama ko sa buhay. So, yun. Pumunta siya ng Taiwan ng 3 times. And yun, kumalakad yun. Gusto niya kasi mag-explore sa mga bagong culture. And, nalaman ko na parang talagang totoo na to kasi syempre sa mga conversations nyo na serious na and pinag-uusapan na yung future, mga ganun. Ang nakakatuwa kasi syempre sa online na profile mo yung ilalagay mo syempre yung pinakamaganda ka, yung pinaka sexy ka, yung pinaka pinaka-attractive ka, charming ka doon. Ang ganda ng pose mo, gano'n. Ang ganda ng angulo mo doon. Ang ganda ng angulo mo. Nakakapayat. Yung mga angulo mo, gano'n. Ang nangyari, expectation versus reality. So, sa unang pag-met po namin, alam ko naman na may edad na siya, di ba? We have a 20 years gap. So, ang ina-expect niya din sa akin na sexy ako. Na sexy ako. Kasi syempre, di ba? Pag nag-video call naman, lagi nakaganan lang. Kasi hindi naman niya alam na chubby-chubby ako. Ganun. Sa personal. So, yun yung natatawa siya sa akin. Kasi every time na mag-picture ako, nakaganan lang talaga lagi. Yung half body and hindi pinapakita yung mga chan, mga abs. So, ang ina-expect niya na ganun talaga. Pero, syempre nakukitan sa akin. Pero, delete na daw yun yung mga ano, yung mga bilbil. Delete na daw yun kasi, ano na yun, given. So, yun. Yun yung nakakatawa. Sa aming dalawa, siya yung maraming kwento. Kasi hindi naman talaga ako pala kwento. Hindi ba? Oo, taimik lang ako na tao pag ganun. And, yun. Masaya yung first meet-up po namin. And nag-dinner kami noon. And,
parang napaka ano lang, napaka suave lang. Malalaman mo talaga pag ito na yun, kasi parang ang suave lang, parang ang ganda lang ng flow ng conversations, because maraming na kayong pinag-usapan eh. And parang parang nag-commit na kasi kayo. Nag-commit na kasi kayong dalawa eh, sa relationship na yun. So, parang yun lang naman po siguro yung ano doon. Yung kung pinagtagpo talaga kayo ni Lord, edi yun na yung ano nyo, yung chance. That's an important question, no? So, sa aspect po na to na malalaman mo na talaga na he's the one, kung yung mga future na mga views nyo or yung mga perspective nyo is magkakatugma na talaga, and alam mo yun, yung pinag-uusapan nyo is yung mga bagay na tungkol sa pamilya niyo, ano-ano ba yung mga natutunan niyo from the past relationships, what are the solutions or resolutions na magagawa niyo. I think he's the one na, kasi ma-feel mo naman sa sarili mo na seryoso siya if he gives you time, because chatting, yun lang yung time niyo sa isa't isa, malayo kayo sa isa't isa, palagi ba siyang nag-chat or nibigyan ka ba niya ng oras, yun na nga lang yung means of communication nyo and hindi pa niya maibibigay, then may iba siyang ginagawa, di ba? Alam mo na yon, may iba siyang chinachat. Alam mo na yon. After my contract in Taiwan, he came to the Philippines to meet my parents. And ano ba yung reaction nila nung unang reaction nila nung pagdating namin doon? So, unan, pumunta po kami ng Cebu and Bohol before nag-transfer to my parents' house po. Nakakatuwa pa nun kasi pagdating namin, walang tao dun sa living room. Tapos, andun pala sila sa kusina, lahat nagtatago. Andun sila lahat sa kusina, nagtatago. Yung nakakatuwa lang. So, natutuwa siya dun sa mga kalabaw, ang mga kapatid ko, ini-introduce sa kanya yung mga puno doon. Ah, ito yung papaya. Ito yung ano. He also got to meet my son. Dahil marunong mag-English yung anak ko, kaya nagkakaintindihan sila. We had a good time there after my contract in Taiwan. It was like 10 days before kami bumalik dito sa Japan. Kumuha ko ng visa. And it took 2 days siguro sa visa to be approved. Husband. Kung ano man yung purpose, patuloy ko pa rin tinutuklas yun. Yung ano bang purpose ko? Bakit ba nandito ko sa Japan? Madaming purpose si Lord sa buhay natin. And, ay nako, masasabi ko lang sa inyo talaga kasi ang dami-dami kong pinagdaanan, diba? Luhaan ako kung pumunta ng Taiwan. Sa lahat ng mga struggle, sa lahat ng mga
trials na naranasan ko doon. Kasi alam mo, masasabi mo talaga na ayoko nang bumalik kasi napakahirap. Napakahirap ng trabaho doon. Gustuhin mo yung night shift kasi mas malaki yung pera sa night shift, diba? Kahit saan naman po. Ang hirap maging factory worker doon kasi parang yung isang ano, yung isang machine, may ratio siya na isang tao mag-handle ng 5 to 6 machine, and especially sa break time, ikaw mag-handle ng lahat, mga 10 mangin. Tapos pag mag-alarm mo yung lahat, diba? Pupuntahan mo yung lahat. So yun, napakahirap, kaya I decided talaga to find a foreigner husband. Kasi ang hirap, bukod sa dumudugo na yung puso mo, dumudugo pa yung katawan mo sa pagod. Siyempre, di ba, kailangan mo ng katuwang sa buhay. Kailangan mo ng tao na magmamahal sa'yo, kasi kulang ako sa pagmamahal. Joke. Bukod sa pagmamahal ni Lord sa akin, yung physically na magmamahal sa akin sa mundong ibabaw, parang uhaw na uhaw ako doon. Joke. Ayun, parang iba pa rin pag yung may nagpapasaya sa'yo, iba pa rin pag yung may pamilya kang nasasandalan or may pamilya kang mauuwian. Iba pa rin po yung feeling na yun. So, anything that happens to you sa mga decisions mo man, pinag-pray mo yan at palagi mo pang ipag-pray yung kagandahan ng relationship nyo. Lagi mong isasangguni sa Lord yung mga bagay niya. Okay? So, that is my story. And this is Enery of Going South Japan. Bye-bye!